What's up? Magandang umaga sa inyo mga ka-riders. Ang panibagong ibabahagi sa inyo ni Kuya Ide kay kung paano at gaano ka-importante ang black wire sa regulator na 5-pin. So makikita mo yung 5-pin regulator na yan. Yan, makita mo. Ito yung ground. Tapos ito yung dalawang galing stator, yung charging niya, yung orange at saka yellow. Ito naman yung papuntang battery at ito naman yung control. So ito number one, huwag mong kalilimutang huwag ikabit yung control ng battery. Kasi pag hindi mo ito na ikabit sa accessories wire o sa positive, maaring mag-overcharging ang iyong motor. Kaya number one, huwag na huwag mong kalilimutan ito. Huwag mong baliwalain ito kasi pag tineslide ko siya, makikipapansin mo, wala naman siyang ibinabatong kuryente. Pero napaka-importante nito. So panoodin mo itong video ito at siguradong may matutunan ka at malalaman mo ang kahalagahan ng black wire na ito. So dun nga pala sa mga magpo-full wave ng ito, syempre ang dapat gamitin nyo sa pagpo-full wave ay yung makapal na wire o makapal ang tanso sa loob. Huwag kayong gagamit ng manipis na wire o yung local na wire kasi may posibilidad na masunog yung wiring dahil sa init at lakas ng boltahe ng kuryente niya. So kahit baka magkaroon kayo ng problema sa pag-electrical wiring. Tsaka huwag niyong kalilimutang balutan lahat ng binalatan yung wire. Kailangan lahat babalutan niyo ng electrical tape. Lagi niyong i-secure ang pagbabalot ng tape kasi may isang rider na kasamahan nating rider na nasunog ang kanyang motor dahil sa maling pagkakabit niya siguro ng wire na ginamit niya. So manipis daw yung wire na ikinabit niya sa motor. So ayun nga, dun nga na umpisang magkaroon ng problema yung kanyang motor at hindi na niya naagapan at kaya ito ay nasunog. Shoutout nga pala kay Sian Lanata ng Bacolod, Negros Occidental. Talagang hindi ko rin malubos maisip na mangyari sa motor mo yan. So ito nga, itong vlog na ito ay binabahagi ko sa lahat ng makakapanood. Sana ay magsilbing aral sa inyo na huwag niyong kakalimutan na balutan lahat ng electrical tape. Tapos huwag kayong gagamit ng mga local na wire o yung maninipis ang tanso niya sa loob kasi pag nag-andar ang motor mo, magsasama na yung mga boltahe ng kuryente niya. Mainit masyado yun. So ito nga, pakikita ko sa inyo yung picture ng motor niya. So makikita nyo kung gaano kaganda ng motor niya tapos yung nangyari sa kanya. Siya ay taga Bacolod, Negros Occidental. Talagang hindi ko rin maisip, hindi rin ako matulog kasi sa isang mintis na kapirasong wire nangyari sa motor niya yun. Siyempre may motor din ako, ramdam ko at kung ano ang pakiramdam niya. So yun nga, sana panoodin nyo itong video to at nang malaman nyo mabuti kung alin pa ang mga importante sa 5-pin regulator. Ayan, na-full wave na natin to, na-rewind na natin stator. So, nandito na tayo sa regulator. Ayan, kung mapapansin mo, regulator na nakatap na siya. Ayan, yung red ng regulator ng 5-pin, kinabit ko na siya sa positive, papuntang battery. At yung green ay sa ground. So, yung natitirang tatlong wire ay yung dalawang, mapapansin mo, yung yellow at saka orange. Yan yung galing dito sa stator. So yun yung nagsusunog
nagsusupply ng charging. So ito naman yung black wire. Tinuksungan ko siya ng wire na kulay blue. Yan, mapapansin mo. Kasi ito yung sinasabi ko, huwag niyong kalilimutang huwag ikabit. Yan, yung black wire ng regulator. Yan, mapapansin mo. Kailangan nakakabit siya sa accessories wire ng motor. So siyempre, pag nakalimutan mo itong ikabit, so panoodin mo to, kitang-kita mo magiging epekto pag hindi nakakabit itong black wire ng regulator. Chip, banda rin mga chip. Umuhirit ito. Yan, kita nyo, na-under na motor, 1 voltmeter. Yan, hindi pa nakakabit yung black wire nya. Yan, makikita nyo, yung black wire ng regulator, hindi pa siya nakatap sa accessories. So tingnan mo ang voltmeter niya. Yan, makikita mo sa kanyang voltmeter ay pumapalo siya ng 16.14. Ibig sabihin, overcharging siya. So ngayon, ikakabit ko naman yung black wire ng regulator sa accessories wire. Dahil na dito ang kanyang flash relay, may positive yan, o no? Yung accessories wire. Susubukan muna natin itap to, titignan natin kung malaki ang pinagbago niya ng charging. So ikakabit ko na. Yan, suksok lang muna natin. Yan, saka uli natin balikan yung kanyang voltmeter. Yan, makikita mo kanyang voltmeter ay 14.65. Yan, buhay mo nga rin. 14.65. Yan, ito mo. 14, 13. Pag hinugot ko ulit, o huhugutin ko ulit yung black wire niya. O, tatanggalin ko ulit yung black wire. Makita mo ulit ang palo ng kanyang voltmeter ay 16.4. So, kaya talagang napaka-importante ng black wire ng regulator na nakakabit sa accessories wire. So, yan. Hanggang dito na naman ang panibagong munting video. Sa mga hindi pa nakakapag-full wave, meron kaming video na dyan sa Rider 150. So gayahin nyo na lang. Tapos yung nga, yung black wire, huwag nyo kalilimutan. Sa lahat na nagpo-full wave, napaka-importante nito. So yun nga, yan, tapos na uli ang ating munting kaalaman sa full wave ng Rider 150. O yan, eto nga pala yung accessories wire ng Rider 150. Kulay orange wire siya. Ito yung makalampas ng susi. Pag sinusi mo, magkakaroon to ng positive. So, dyan muna ikabit ang black wire ng regulator na 5-pin. So, pag naikabit mo siya dyan, dapat gandahan mo ang balot, baka kasi matanggal. Pag natanggal siya, mag-o-overcharging siya. So, yan. Ating ikabit na ng magas ng pinaka-dabes na kabit. Kasi dapat to, ano, hindi siya mag-lose contact. Kasi yan, pares naman itong positive. Ito naman yung dadaan sa relay. Kaya miski siya magkalapit, okay lang. Balutan ng tape. Ng napakagandang balot ng tape. Yan. Talagang... So ayan, dyan na po natatapos ang ating munting video. Ayan, shout out sa may-ari, sa Bataang Pulis. Ito po yung rider na ating ipinul wave. So pinakita rin po natin yung kahalagahan ng black wire ng regulator. Ayan. Okay na po, ang tapos na ang full wave ng Rider 150. Ayan, sa mga gusto kong magpa-full wave, pumunta lang kayo sa Kuya Edek Motor Shop dito sa Balyan, Pangil, Laguna. At siguradong masisiyahan po kayo pag naka-full wave na ang inyong motor.